Nasibak po sa pwesto ang dalawang pulis kasi ito po nangyari. Sa halip na rumisponde sila, tumakbo po sila at yan ay biglang may namaril sa isang establishmento kung saan naroroon yung dalawang pulis. Isang lalaki ang namatay sa pamamaril at ayon sa kanyang mga kaanak, buhay pa raw sana siya kung ginawa lang ng mga pulis ang kanilang tungkulin. Nakatutok si Oscar Oida. Eksklusibo! Sakuha ng CCTV sa loob ng isang butika na ito sa Pasig City, mag-aalas 10 ng gabi noong November 11. Kitang may dalawang pulis pa nga sa may gilid. Nang biglang umilingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril at biglang pumasok ang isang lalaking duguan. Napatakbo ang lahat, pati ang dalawang pulis. Halos matumba pa at matapakan ang sugat ang lalaki. Sumiksik ang mga pulis sa dulo ng butika. Maya-maya, makikitang sumilip ang suspect at itinutok ang baril. Pero marahil lang makita na may mga pulis pala, dali-dali ring sumibat. Ang biktima na kinilalang si Gregorio Cruz alias Dodo, kalaunay binawian ng buhay. Viral na ngayon sa Facebook ang video na ito at karaniwan sa mga komento, pangungutya sa inasal ng dalawang pulis. Paniwala pa ng kapatid ng biktima, buhay pa raw sana si Dodo kung ginawa lang daw sana ng mga pulis ang kanilang tungkulin. Tumakbo po sa loob ng drugstore yung kapatid ko. Ibig sabihin po nun, humingi po na saklolo sa kanila. Nung nandoon na po, hindi naman wala po silang ginawa. Kasi po ang ginawa po nila, nagtago pa po sila. Agad namang sinibak ng hepe ng Pasig City Police ang kanyang dalawang tauhang nakadeploy at armado rin ng panahon na yon para sa ginagawang imbestigasyon. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng dalawang pulis. Pero sabi ng kanilang hepe, huwag naman daw sanang agad husgahan ng dalawang pulis na pawang mga bagito pa lang. Pwede natin tingnan na normal reaction. Almost simultaneous yung ano eh, yung putok at yung pagpasok ng victim. Nevertheless, pinapaimbestigahan natin yung dalawang pulis. Tinitingnan natin kung nagkaroon ng lapses at bakit hindi napigilan yun. Lumalabas rin sa inisyal na investigasyon, kamakailan lang ay may nakaalitan ang biktimang si Dodo. Napaaway po siya rito, nasaksak po rito sa lugar na to. Ang pagkakalam ko po, magkakaregluan na po sa ganung insidente po. Nakasaksak siya? Hindi po, siya po ang nasaksak. Yung isa po napatay. Isa ito sa anggulong tinitignan ng imbestigasyon. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.